Guys, pupunta kami ngayon sa kaibigan naming Pilipino dito kasi mag house fleecing sila. Tignan natin yung bagong bahay nila. Nandito na kami guys sa bahay nila. Titignan natin yung mga kasama nating mga OFW dyan. Hi to the viewers, Nisi. Hi. Yung pamilya Marunggay. So guys, yung bahay nila, yung bago nilang bahay, titignan natin. Hindi ko alam. Ito guys, yung mga buildings nila, free accommodation to binigay ng employer nila. Ito, first floor. Hindi natin alam kung saan banda. Ayan. Ito guys, yung ano nila. Siguro dito. Ito pa. Mamaya, tawag muna tayo. Dito? Kanta, tawag muna ako. Wag niya, hari. Wag muna. Ito guys, mali, tawagan natin kasi bago natin. Wag ka natin. Kung anong number. Yan, dito siguro kasi maingay sila eh. Isar, anong number? Anong flat number? Ah, G3. Sige, thank you. Ito na guys yung room nila. Ito na guys yung room nila. Ayan. Hello! Hello! Ito na guys yung may-ari. Ito yung may-ari. Maki-house blessing tayo doon sa may-ari. Oh. Ito si Doc. Nandito yung mga OFW kasama natin. Nandito yung mga kasama natin guys. Nandito yung mga OFW nakasama. Bless and oh bless. Hello po. Hello. 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 Ayan po yung kasama natin. Ay, dito ka na. Bless and hello, bote. Kasama natin. Hello guys, nandito na tayo sa bahay nila. Dito sa bahay nila, doktora. Sila yung may-ari ng bahay, yung kapiblisingan. Umpisa na siyang magsalita, magpapasalamat. At kikwinto niya yung buhay nila dito sa abroad. Dahil nung nakaraang buwan ay nasunugan sila ng bahay. Ngayon, lumipat na sila ngayon sa bago nilang bahay. Ito ay bigay ng kanilang employer kasi kasama naman ito sa kontrata. Bali, libre po yung bahay nila dito. So ngayon guys, pakikinggan natin yung sa kwento ni Doktora sa OFW dito sa abroad. Transfer na kami dito after mga pagkakataon ng accommodation and
grateful kay Lord na hindi niya talaga ako pinabayaan. Kasi kahit na nakakalungkot isipin ang nangyari sa amin. Kasi ayun na yun ako. Pero masaya kasi maganda ko. Nalipada na. Mas maganda yung pili sa amin. Nandiyan pa rin kayo. Masaya, malungkot. Nandito kayo. Kayo yung mga nandito kasi kayo yung mga closure sa amin. Nagkon, tutitan, so guys, mag-start ng prayer para sa the book of Proverbs 3:4 verses 3 and 4. By wisdom a house is built, and by understanding it is established. By knowledge the rooms are filled with all precious and pleasant riches. Sa mga kawikaan sa kabanata 24:3-4, ganito ang sinasabi. Sa pamamagitan ng karunungan, naitatayo ang isang bahay, at ito'y naitatatag dahil sa kaunawaan. Ang loob ng tahanan ay napupunan ng lahat ng magagandang bagay dahil sa karunungan. Let us pray. Our Almighty God, most precious, most gracious and merciful God, thank you for this wonderful moment. God, thank you for all the support, your continuous loving and caring for every one of us. Lord God, we are here today to witness and celebrate the Thanksgiving on behalf of the new house invitation of our beloved friends, Mr. and Mrs. Noel Royce. Lord God, bless everyone who are here today. Bless also our selves and our health. Bless God, our friends and relatives and parents in the Philippines. Keep them peace. God, thank you also the people who imparted the foods today. Give we pray this good this foods and drinks. Lang sa pamilya mang
mga anak at mga magulang. Pupunta tayo sa labas, guys. Ito. Yan, meron siyang ano sa labas. Ito guys, yung bag nilang paano. Meron siyang terrace dito sa labas, guys. Ito. Yan. Ito ay bigay ng ito ay free na binigay ng employer namin. Ito, may blessing nila guys. Yan. Ganda, no? Ayun, pa siyang bingwit. Guys. Ito guys, yung bahay nila guys. So, mayroong kwarto. Ayan guys. So, maraming, bali, dalawa ang kwarto niya. Ayan guys. Mayroon din siyang kitchen dito guys. So, yan. Yan guys. So. Ngayon, niluto nyo. Guys, yung kitchen nila. So, yung kitchen nila. Guys, yung kitchen nila. So, guys, kakain na tayo. Ito guys, yung may-ari ng bahay, si Zoe and si Yan Vlogs. Ito yung, guys, ito yung nagpa-pleasing. Support. Please support Zoe and Zian Vlogs. Kapag ang busko ay sumisigaw na, bukang bibig pa naman niya ay yawla, sura-sura. Pagdating ng sahuran, ang sweldo kong hinahawakan, kinabukasan. So guys, masaya talaga guys pag nandito talaga yung pamilya mo, masaya pa. Kaya guys, samantalahin nyo na pag meron kayong pagkakataon na dalhin ng iyong pamilya, dalhin nyo na lang dito sa abroad. Sayang yung oportunidad. Ganito kami kasaya dito sa abroad pag nagsama-sama yung mga OFW kahit ang buhay ko namin. So lahat yung mga nandito guys, yung mga may family dito sa abroad. Ganito ang buhay namin dito sa abroad. Kapag may problema, wala man lang mapagsabihan. Pero kailangan kong tumaban para sa aming kinabukasan. Anong mang hirap dapat aking malampasan. Pagkatapos ng aking kontrata, ako'y sabik na makauwi na. Makakapiling ko na ulit ang aking pamilya. Akala nila masarap ang buhay abroad. Nagtitiis sa hirap, pagod, obligayo. Sabay ang parang pangungulila. Sana iwan mo pamilya. Di mo na malayang tumutulod ang luha. Akala nila masarap ang buhay abroad. Nagtitiis sa hirap, pagod, obligayo. Sabay ang parang pangungulila. Sana iwan mo pamilya. Di mo na malaya, tumutulod na may bilo-bilo. Yes. Ayun guys, oh, anang lumano. Yes,
Pa. Thank you po. Sila po. Sila po. Si Ate. And si Ate. Ito guys, naubos na guys yung ulam. Kunti na lang. Kukunti na lang yung iwan. Sarap kasi yung loto nila guys. Engineer dito yan. Engineer dito. Guys, nandiyan si... Ah, sige po, Doc. Yan, yan, yan. Si Mami. Yan, yan. Si Mami. Kain siya. Yan, guys. Diba, ang saya dito, guys, pag nandito talaga yung pamilya mo. Nice. Hello, Ate. Hello. Ilang taon ka na? Opo, ilang taon ka na dito, Ate? Hindi, ano na siya? Ate, ilang taon ka na po dito? Mabuyak ata di 8 baka? Ah, Ilocano pala siya. Ilang shout out po. Ilang taon ka na po dito sa abroad po? Si Madam po ay 6 na po siya dito. Tatanong natin kung may ipon na si Ate. May ipon ka na po, Ate? 2 million, 2 million. Wala siyang ipon pero meron siyang iPhone. Okay. Yung mga kasama natin na OFW po dito. Guys, yan. Sabi yung interview natin kanina, 6 years na daw siya dito. Sabi niya, wala daw, wala pa daw siyang ipon dito. Ito naman si engineer. Sir, ilang years ka na dito, sir? 13 years. Sir, ilan lang, sir, yung ipon mo? Ipon? Wala, iPhone lang. Ay, guys, wala pa daw siyang ipon. Yan guys, yung mga, kasi marami tayong dahilan guys bakit walang ipon yung mga OFW dito. So pag-usapan natin guys yung mga sa susunod na video natin, pag-usapan natin bakit walang ipon yung mga OFW dito. So kaya subscribe natin yung Google Life at videos para makita kayo guys sa mga videos namin. Thank you guys. Please like and click the bell notification para ma-update kayo sa aming bagong videos tungkol sa buhay ng OFW, buhay ng isang pamilya na nandito sa abroad. Okay, thank you so much. Bye!